So, good evening once again mga ka-teach, mga kaguro ko. So, ngayong gabi pong ito, ang gusto ko lang pong i-share sa inyo ay ang paggamit ng MyViewWorld online. Ano po? Meron din po siyang offline, pero mas ginagamit ko po yung online. Lalong-lalo na po sa lesson ko ngayon na graphing of linear equation. So, yung pong gamit ko na rectangular coordinate system. Okay, so before we proceed to our lesson, so mangyari po lamang, paki-like, comment, and share our video, and subscribe our channel. So ito po yung ating interface ng MyViewWorld. Okay, so itatype nyo lang po sa ating browser ay myviewworld.com, and then gamit po ang inyong Gmail account or yung inyong deprived email, so pwede na po kayong mag sign up, and then after that ito na po yung makikita nyo na main menu. Ito po yung classroom, ito po yung ginagamit natin kapag pwede po natin siyang gamitin if we have online class para po makapasok din ang ating mga bata dito sa classroom. Meron po siyang code. At ito naman po yung whiteboard, wherein dito sa whiteboard na to, so i-click po natin, ito yung pwede natin gamitin in asynchronous learning, wherein ang ating pong mga bata, ang ating pong lesson ay pwede po natin gawin dito sa MyViewWorld. Okay? So po siya. So kagandahan po nito, ito po ay libre, same time talaga pong gamit na gamit bilang isang math teacher, lalo-lalo na sa ating mga paggamit ng online tools. Ano po? So, gaya po ng aking pong nasabi sa inyo kanina, pwede po natin siyang gamitin in graphing linear equation. Ito po yung mathematics. So, mamimili-mili na po kayo dyan. So, science, geography, so, napakarami po niya. Ano ha? So, sa math po, pakita ko lang po sa inyo yan, mga Venn diagram. Ano ha? So, ang ating pong gamitin itong rectangular coordinate system. Then, apply to this HADL. Okay? So, yan po yung inyong makikita na interface. Ano po? And then, after that, so, ito nga po, gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, ito po ginamit na natin sa ating klase. So, for example, ito po yung ating mga linear equation. Ano po? So, plotting of points and then graphing of linear equation. Okay? So, pwede po kayo dyan mag-type. Example yan. Ilan yun lang po yung text. Then, for example, ay 2 points. So, yan. Control A. Then, palakihin po natin. Ganyan natin halimbawa. Yan. So, yun po siya. Di po ba? So, then, pwede natin siyang i-move. Yun. Then, pwede po tayo magsulat nga. Halimbawa, for example ito. So, halimbawa ay gawa tayo ng 3, for example, 3, 5. Plot natin halimbawa 3, 5. Yan, 3, 5. So, ganda ng sulat ni sir. So, 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito siya, diba? So, yun.
Okay? Then pwede po natin siyang erase. Yan. Erase po natin. Yun. So maganda po siya. At same time, ito po yung gamit na gamit natin, lalo na sa online na learning. Ano po? So pwede nyo na po siyang i-explore. Okay? So once again, anahin nyo lang po myviewer.com. At ito na po yung makikita nyo sa pinaka-home. Ano po? So sana po nakatulong itong ating video para sa ating online classes, para sa ating mga kabataan. Okay? Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Buhay!